magandang araw sa inyo, Katizens! Oras na para sa masayang kwentuhan kasama ang ating kababayan mula sa Rion. Tara at sabay-sabay nating kilalanin ang ating featured Katizen of the Week! Kumusta mga Katizens? Isa na namang inspiring na kwentuhan ang hatid namin sa inyo. Dahil isa na namang kababayan natin dito sa Riyadh ang ating kikilalanin. Kaya naman, tara, puntahan na natin siya! Hi, Sir Mark. Kumusta? Kumusta po? Ayan mga Katizens, kasama na po natin si Kuya Mark. Ayan, Kuya Mark, kumusta po kayo? Mabuti naman. Paano ka ba nagsimula dito sa Riyadh? Kuya, nag-umpisa ako dito sa Riyadh bilang document controller. Di kalaunan, nabigyan ako ng pagkakataon maging secretary. Bago ba kayo napunta dito, ano bang buhay ang naiwan nyo sa Pilipinas? 9 years ago, may mga negosyo, typical ng isang pamilya. Pero sir, di ba parang kapag may negosyo, ang sarap na ng buhay sa Pilipinas. Pero what made you decide po na mga ibang bansa pa? Napakalalim na dahilan. Kasi kung tutuusin nga naman, tama ka. Tinakasan ko sa Pilipinas yung pagdadrugs ko. Pinili ko sir ang magbago eh. Hindi ako makakawala sa drugs hanggat nasa Pilipinas ako. Ang pamilya ko na sinasabing hindi mo na kaya magbago, walang patutunguhan ang buhay mo. Imbis na ilip ka pataas, hindi eh. Kaya sabi ko hindi, ipro-prove ko sa sarili ko lahat kayo nagkamali. Pinamamagitan ko kasi ang Diyos sa buhay ko eh. And I almost tried twice to commit suicide. Pero alam mo, nalanganang namagitan ang Diyos sa buhay ko na hindi na ako pinanghinaan. Pero sir, grabe ah, nagulat ako dyan. Kasi mula kanina medyo nag-uusap na tayo, di ba? Parang hindi sumagi sa utak ko na parang pinagdaanan mo yung... Ngayon, medyo seryoso ang usapan natin ngayon ha. Bukod sa trabaho natin ngayon, ano pa ba yung mga pinagkakaabalahan mo? Nagtitinda nga ako. After ng trabaho, nakikipag-usap sa mga OFW distress. Pero sir, na-heard ko lang ha, everyday ang oras ng trabaho mo ay 18 hours. Pagkatapos ng trabaho, minsan nga, daladala ko na yung mga paninda ko. So, yung sinasabi sa akin ng mga tao, na kuya, bakit pwede mo ko tulungan, kuya, ganito yung sitwasyon ko. Sabi ko nga, hindi ka ako. Napapagod ang isip ko sa pang-araw-araw. Ang napapagod din, yung katawan. Walang ibang bagay ka ako din ibigay sa kanila. Lalo na sa sitwasyon ko rin din nang isa rin din ako tulad nilang distress. Walang iba ka akong maaaring ibigay sa kanila kung hindi iabot ko mga kamay ko sa kanila. Isa din po kayong distress dati. Ano po ba yung pinagdaanan niyo na yan? Wala akong natatanggap na monthly na sweldo. Ganon katagal po yung buwan na wala po kayong sweldo? Nag-itong buwan. Mostly yun ang complain. Sabi ko sa kanila, huwag kayo mawala ng pag-asa. Dahil hindi ako pinanghinaan. Although minsan, sabi ko nga, hanggang saan po ba yung patitibayin mo ang dibdib ko? Ramdam ko yung pain mo before. Anyway, let's move on muna and i-chill natin ng konti. Ang pamilya niyo po ba, sir, ay nandito sa Saudi Arabia? Pilipinas po. Si Mrs. naman, teacher siya. Sawa nung may kapal, napagtapos ng pag-aaral, dala ng pagtatrabaho ko dito sa Saudi. Hindi naman ho ako tapos ng pag-aaral eh. Kahit man lang ako, misis ko, mapagtapos ko. Yung napakasarap sa kalooban, lalo na Brian, nung nakapagtapos siya kahit hindi ako nakapagtapos. Yung makita ako sa entablado, yung asawa ko kasi parang ako rin din isang guro eh. Alam mo yun, yung naramdaman ko na kaya ko pala. Eh yun nga, sabi ko nga sa asawa ko, ngayon kapag naman ikaw ay pinalad at maging maayos ang buhay natin, magpa-aral ka. Sa kwento nyo, ramdam namin kung gaano kabigat yung napagdaanan nyo dati. For 9 years na nandito po kayo sa lahat ng pinagdaanan nyo sa Pilipinas at 9 years nyo dito sa Saudi Arabia, ano po yung maipapayo na ninyo sa mga kababayan natin na gustong mga ibang bayan? Lahat ng bagay ay dapat pagtiisan. Contento tayo kung ano ang meron tayo. Pagpasensyahan natin hanggat pagpasensyahan ng mga bagay. Kasi hindi naman sa atin biglang ibibigay ang nais natin. Mm-hmm. Maraming salamat, Sir Mark. Anyway, napag-usapan natin kanina yung about sa work mo. Nakilala namin kayo bilang si Mark eh. Sobrang bigat na napagdaanan nyo at nanampasan nyo po lahat yan. Ngayon tingnan natin ang working condition mo. Sir, pwede pa tayo pumasal sa office mo ngayon? Ibang klase rin naman talaga ang puso ng ating kababayang si Mark. Abala man sa trabaho at pamilya, hindi naman ito naging hadlang para magbigay ng tulong para sa iba. Kudos, Katizen Mark! Abangan bukas! Sabay-sabay nating ipagpatuloy ang ating masayang kwentuhan kasama pa rin si Mark at Brian.